Paano? Ano ang nararamdaman mo nung nawala ang iyong minamahal sa iyong tabi? Masakit sa una. Magkakaroon tayo ng interview sa isa sa mga kaibigan ko at aalamin natin kung paano niya naipag-uyod ang kanyang mga mahal sa buhay sa kabila ng pagiging single mom. Dahil alam ko na mostly ang mga babae ngayon ay siya na ang nagiging haligi ng tahanan. Let's meet my client ko before and now my friend. Yan, walang iba kundi ang aking madam. Madam! Tapos, magre-record tayo ng benta. Darating na yung aking maniningil. Ito yung buhay ng mamsi. Ayan. Nagtitinda ng tina pa. Tuyo. At itlog. Ayan. Kasi walang itlog na buhay. Itlog na patay. Na pinaalat. Friends, kumusta naman ang pagiging single mom? Okay. Nabibigay naman yung buhay ng gustong ibigay sa mga anak. At least kahit paano, nabubuhay kami mag-ina. Walang tumutulong. At saka hindi ka naman mukhang stress. Hindi kailangan maging stress. Single mom ka na. Kailangan beauty pa rin, paganda pa rin. Kailangan kumain na sa tama. Kaya ito na naman ako, si Kwenta. Kasi darating na yung aking maniningil. Ayan, habang nasa trabaho siya, guys, pumunta ako dito, binisita ko siya. So, paano? Ano ang nararamdaman mo nung nawala ang iyong minamahal sa iyong tabi? Masakit sa una, pero tinanggap ko na hindi naman kayang mahalin ng isang tao. Okay, mas minahal ko na lang yung sarili ko at minahal ko yung dalawang anak ko. Trabaho, bahay. So usually naman, alam na natin kung anong naging dahilan ng paghihiwalay, tama? Yes. No comment na ako sa paghihiwalay namin mag-asawa kasi mahabang kwento. Yes. So hindi naman pwedeng sisiraan natin ng isang tao para lang maging mabango tayo sa paningin ng ibang tao. Sabihin natin na masama siyang tao na hindi niya kayang bumuhay ng pamilya o na may dahilan. Pero isa lang ibig sabihin, tanggapin na natin na hindi tayo karapat-dapat sa kanya. At isa pa, hindi na kailangan natin ikwento pa sa ibang tao kung ano nangyayari. O sabihin natin, kung may pinakawayan kayo ng isang bagay, hindi na natin kailangan ikwento nun. Tayo na lang ang nakakaalam. So, kumari, may friend kang na pagkakatiwalaan pagkwentuhan ng buhay mo, no, nangyari sa asawa mo, yun, pwede mo siyang ikwento. Kasi, isip mo na hindi na ikukwento ng friend mo sa ibang tao na hindi na makakarating. Kasi, para hindi naman masira ang karyer niya. May iyaharap pa rin siya sa ibang tao. Kahit ganun ang ginawa niya sa pamilya niya. So, may tanong ako, friend. Ano yun? Dumating ba kayo sa bugbugan? Sakitan? Alam mo na, sigawan? Hindi. Tahimik akong tao. Hindi ako nakipag-away. Hindi akong nagbubunganga. Basta, hindi rin siya nananakit ng tao, ng asawa niya, hindi siya nananakit. Basta tahimik kami naghiwalay. Magugulat na lang yung mga kasama ko sa loob ng bahay na hindi na siya umuwi ng bahay namin. Yan yung kaibigan ko, hindi siya nakipag-away sa asawa niya nung umalis. Hindi rin dumating humantong sa bugbugan kasi mahirap. Sabihin natin na ng babae asawa ko, pero hindi ko alam po kung nasa nakatira ang babae. Hindi ko sinugod ang babae. Hindi ko inaway ang babae. Hindi gaya ng ibang mom's cake na nakipagsabunutan. Pero ako hindi. Lahat ng nakasawa ko ng babae,
naging friend ko pa. Tapos sila pa mo humihingi ng pasensya sa akin na hindi raw nila alam kaya nagawa nila yun. Sabi ko, okay. Sabi ko, hindi naman ako pala kaway na tao. At saka pag nakipag-away ako sa inyo, walang mangyayari. Hindi naman siya uuwi sa sariling bahay namin. So, ano mga masasabi sa mga single mom na sa hanggang ngayon, yung iba, gustong kumalas na pero ayaw kasi yun nga, ano, dahil siguro wala silang pinagkakakitaan. So, anong message mo sa kanila? Sa mga single mom na iniwan kayo ng asawa mo or what ano, tayo, doon na tayo, iniwan tayo ng mga asawa natin, pero kailangan natin magpatatag, kailangan natin mahalin ang anak natin, sarili natin, saka ang trabaho, sumikap, kung paano, anong trabaho, kahit anong trabaho, hanggang gumanda yung buhay ng mag-in. Kasi yan yung kailangan na importante sa atin, lalo't nanay tayo. Kasi lalaki sila, okay lang, kasi sila, kahit papalit-palit sila ng babae, marami silang nagagawa. Tayo, hindi tayo pwedeng magpalit ng asawa. O kaya, sabi natin, doon na tayo, umayaw ka sa isang asawa mo, nagkaroon ka ng isang asawa. Pero hindi mo alam kung ano mangyayari sa dalawang, sa mga anak mo. Kunwari, may kasama ka na laki, nagtatrabaho ka, eh yung mga anak mo doon, hindi pala kumakain. Diba? Yun yung point natin na tayong mga ina, siyempre depende sa nga sa magulang, siyempre depende sa mga ina na kung mahal niya talaga ang sarili niya at anak niya, hindi gagawa ng mali ng takbo ng buhay niya. Ayun, so mag-inventory na po ang aking kaibigan, masyadong naging seryoso ang aming usapan. Dalawang hamunado, mag-i-stop na yung interview lang. So, balik na naman kami sa pagiging kikay. Anim na itlog na maalat. Yun, so, dibdiban yung usapan namin, guys. Tapos, bigna dumating yung customer, kaya tama na rin. So, mahirap ang seryosong usapan. Mas mahirap kasi may maraming iiyak pag may nanood na moms kay. Kaya laging maraming nagsasabi sa akin na napakatibay ko, na napakatatag ko, na nagawa ko yung bagay na yun, na hindi ako nasaktan, hindi ako lumulo sa droga or alak, hindi ako. Kaya maraming nagsasabi sa akin na ang tibay ko, kaya nga, ang tapang ko, nagawa ko yung bagay na yun. Kasi yung marami akong kaibigan na alam nila lahat ng sitwasyon ko, lalo't lalo sa amin, alam nila. Pero sinasabi nila, ang tibay mo, napakatapang mo. Kasama lang natin mga mamski, kasama natin, ipagdasal natin kay Lord. Na maging maayos ang buhay natin. Laging gabay ni Lord ang kailangan natin. Para to sa mga single mom na yung iba. Kailangan laging tayo nagdadasal, kahit saan tayo magpunta, kasama si Lord. So, coming from a single mom like me, kailangan lang talagang magpakatatag at kailangan may diskarte sa buhay. Kasi by end of the day, guys, walang tutulong sa atin kundi yung sarili natin. Sarili. At napaka-importante din na magkaroon tayo ng mga mabuting kaibigan. Ayan. So, pipiliin din natin yung magiging kaibigan natin. Kasi by end of the day, kapag may kailangan tayo, aside from the family, yung kaibigan din yung matatakbuhan natin. So, ayan, napaka-importante din na pumili tayo ng matapat at mabait. Lalong-lalo na matulungin na kaibigan na nakakaintindi sa atin. Sa una, sabihin natin, doon na tayo, maganda yung ano. Pero sabihin nila na, bakit hindi ka mag-asawa, ganun-ganyan. Sabi ko, mahirap mag-asawa, lalo na may anak ka. Hindi mo sure ang isang tao kung kaya ka bang buhayin, kaya mahalin ang anak mo. Kasi siyempre, nagtatrabaho ka. Yung anak mo pala doon, hindi na kumakain. Yung minsan, baka iba, yung iba, gaya ng iba, nire-rip yung anak. So, diba nga eh, sariling tatay, nire-rip na yung anak. Yes, kaya guys, mas maganda na lang talaga. Single ka, yes, lalo na pag may anak ka. Pero pag meron namang seryoso, why not?
Diba? Yung makayang mahalin yung anak mo. And thank you for watching.